10 rules. 10 rules ni Ai de las Alas. Yes. Pagdating po ito sa buhay, pag-ibig, karera. Let's okay. go to the first one. Pag may asawa na, ay huwag tumingin sa iba. Ang totoong nagmamahal ay parang matinong estudyanteng nag-e-exam. Hindi tumitingin kahit nahihirapan. Ganda. Oh. Nung estudyante ka ba, nag-cheat ka? Yes. It's natural. Pero, lalo na sa math. Pero ang ibig sabihin dito sa iyong rule na ito ay? Ay dapat ay hindi tayo tumitingin sa iba, lalo-lalo na kung tayo ay taken na. Ganda. Of course. Let's go to the second one. The second one, huwag pumatol sa asawa na may asawa. Ang Makati ay lugar sa kamay nilaan. Huwag ugaliin, ito lang ay kamutin. Ah, okay. Pero alam mo, Aileen, you realize na may mga tao, both men and women, they're more attracted to people who are committed to others, di ba? Yes, siguro kasi yung para bang maaagaw ko yan kasi mas maganda ako sa kanya. Yung may challenge. Pride. Challenge. Pero mahirap dahil nakakasakit ka sa kapwa. And pangit yun. Kung halimbawa may umaali-aligid kay Gerald, anong ginagawa mo? Tinetext ko. Tinetext mo? Oo. Yung girl? Oo. Halimbawa, hindi, anong sinasabi mo? Wala. Sabi ko, natutulog na asawa ko. Sino ka ba? Bakit ka nagtitext? Ay, ano naman po? Wala naman po talaga ako. O, wala ka naman palang gusto or wala ka ano. Eh, bakit nagtitext ka pa? Okay. Ay, sige po, sorry po. Thank you po. Wala, hindi pa dumating. Ito, huwag na natin pag-usapan yung nakaraan. Dahil alam na natin ang mga kwento-kwento. Yes. Pero dito kay Gerald, wala ka pang karanasan na kinonfront mo. Halimbawa, nag-confront ka ng isang babae. Wala pa. Wala pa, pero may mga pinagsiselosan ako. Pero mabait kasi si Gerald eh. Oo. So, wala naman akong problema sa ganyan. Selosa lang ako, kaya ako nakipag-confrontation. Masisimulan pa lang, inuunahan ko na. Which is good. Oo. Diba, you nip it in the bud. Oh, yes. Nip it in the bud. Itinabo, kaya ninenervous ako mag-ano dito. Wala akong pasanggay. Nip it on the bud, mga ganyan. Pero paano ka ina-assure ni Gerald na, ma, okay. I mean, you know, we're okay. Oo. Hindi naman kailangan ng assurance. Kasi nakikita ko naman na mag-9 years na kami, 10 years na kami. So, doon sa pagsasama namin, malapit na kami mag-10 years, is wala naman akong nakitang ano. Medyo minsan nalulubak, pero alam ko na hindi niya ako papalitan. Oo. At saka natatapilok ang tao. Halimbawa, yung mga Americans, di ba? There are American girls na wala talagang pakialam. Yes. Nagkakakwentuhan tayo tungkol sa mga Americans. Uh-huh. Yung Ingles ang confrontation, paano mo ginagawa yon? Oh, well, girl. Uh-huh. Please. I'm busy. Next time. Nahihirapan ako. Nababawasan yung sasabihin mo. Nababawasan. Ganun na lang. Well, girl. Next time. Ganun lang. Sumalis na ako. I'm beautiful, girl. I'm beautiful. You are not. O yung dating kalimutan, kasama mo dito sa studio, si Father Alan Samonte. Ay, yes. Ako yung best friend kong pare. Kaya sinama ko siya dito para hindi ako magsalita na kung ano-ano. Oo. Sabi ko nga sa kanila, si Father Alan naman ay bahagi ng aming buhay. Binyag, New Year, Pasko ay bahagi ng buhay namin. Anyway, let's go to the third rule. Third rule, mag-adjust ka kapag nangangalabit si Mister. Magpaka-plastic muna, kunyari may gana, para magtagal kayo ng bonggang-bongga. Anong ibig sabihin yan, Aileen? Ang ibig sabihin yan, matanda na ako, bata siya. Pag nangangalabit siya, medyo ayoko na. Pero wala na namang choice kasi asawa ko siya. Kaya go ng go. Oh, okay. Pero kasi yan, pag matanda ka, hindi ka naman na masyadong ano. Sexual. Sensual. Pero, sensual. Pero kailangan, may pagkakaintindihan, di ba? Nag-uusap. Yes, totoo yan. But you never say no to your husband. No, hindi. Oh. Kaya, ano talaga, fight. Uh-oh. Fighting! Hindi, pero kailangan din kasi naiintindihan niya ng iyong asawa. Diba? Oo, naiintindihan niya pero wala siyang pake. Mas iniintindihan niya yung sarili niya. Kaya ako, fighting! Fight and fight na yan! Kaya mo yan! Pero Aileen, ikaw ba may mga pagkakataon na siya naman ang tumatanggi? Wala. I mean, this is a responsible conversation about marriage. Oo. Wala amay. Wala. Siya talaga parate. Kasi siguro by age talaga. Uh-oh. Kasi bata ka biological siya. Biologically, kinambular. Ayoko na magpakatalino. Mahihirapan lang ako. Okay. Doon lang tayo sa
fighting. Let's go to the fourth rule. Yes. Okay lang gastusan ang minamahal mo. Pero pag ikaw ang laging gumagastos, isip-isip din dahil hindi tama ang magmahal ng mahal. Ay, talaga. Pero napagdaanan mo yan, yung yes, magmahal ng mahal? Alam mo naman ako, ama, baklang-bakla ako magmahal, di ba? Okay. Oo. Ano yung pinakamahal na ekspreso ng iyong pagmamahal na naibigay mo sa iyong minahal? Car? Oh. I'm sorry. Talaga. Yeah, hindi, akin yung Jaguar. Ano lang, nakalimutan ko na nga ipatak yung kotse na yun. Eh. Pero hindi ka talagang dadalawang isip, ibigay lahat ang gusto, ama, no? Ama, ganun naman eh. At saka pag mahal mo, binibigay mo kasi alam mo magiging masaya siya. And ang maganda lang doon, pag nagbigay ako, hindi ko sinusumbat. Hindi ikaw yun. Pero Aileen, pag binabalikan natin, ang lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, kung may isa kang batas ng pag-ibig na nais mong ibahagi kibuda ngayon, she hates me. I call her Buddha. Kisofia. Kisofia. Oo, hindi talaga ako nasasanay. Ano yung iiwanan mong leksyon sa pag-ibig? Unang-una, kailangan makinig ka sa iyong mga magulang. Lalong-lalo na sa iyong mommy. Kasi ako, hindi ako nakinig sa nanay ko nun eh. Sinasabi niya na, hindi magiging maganda ang buhay may asawa mo pag yan ang pinili mo. Oh, okay. And usually, mothers knows best. That's daming true. S, di ba? Oo. Tama ka naman doon. Okay. Aileen, tayo nagbabalik. At let's go to the fifth rule. Yes. Ito na po ang aking fifth rule. Mga anak, huwag magjowa ng ayaw ni mommy. Baka lokohin ka lang o gawing sugar daddy o sugar mommy. Mm-hmm. Ang follow-up ko dyan, natawag ka na bang sugar mommy sa buhay mo? Hindi pa naman. Hindi Cougar. Ah, talaga? But that's painful. Is it painful? Ako, para sa akin, sa'yo, may konteksto ba na intindihan mo? I think for me, it's not painful because first, I can't understand but I cougar it. Okay. Ang hindi mo na intindihan na hindi nakakasakit. Diba? Pero anong konteksto ng pagkasabi nun sa'yo? Wala, sa mga nababasa-basa ko lang naman mga basher. Okay. Ang natututunan ko naman dyan ay wala na po sa edad ang pagmamahalan. Yes, diba? Of course. Age is just a number. That's true. You're so wise. Uh-huh. That's the thing yeah, about you, diba? Hello.